Hello everyone! Ito na naman po ang inyong teacher ko si Nera. Welcome to my channel! May mga tokwa ba kayo dyan? Ilabas nyo na! Dahil sa recipe natin ngayon, ang simpleng tokwa ay pasasarapin natin. Gagawa tayo ng fried tokwa sticks! Wow! Alam nyo ba kung paano kumatok ang tokwa? Paano? Para po sa ating mga ingredients ay gagamit tayo ng 3 piraso ng tokwa. Bali ito po yung nabibili nating tokwa sa palengke na naka-plastic. So sa bawat plastic ay may lamang 10 piraso. Bali 3 piraso lang po ang gagamitin natin. So iko-cube ko muna ito and then saka natin dudurugin. Pero pwede namang diretso durug na. Pinahirapan ko lang sarili ko. And then, gagamit din po tayo ng 1 1/4 cup ng all-purpose flour, 1 egg, 1/2 cup ng spring onion, 1 teaspoon baking powder, 1 teaspoon salt, 1 teaspoon ground black pepper, 100 ml milk, and cheese. Ngayon ay dudurugin na natin itong tokwa. Hindi na natin kailangan gumamit ng blender or food processor dahil madali lang naman ang pagdurug nito. Trivia time! Ang English word na tofu ay nagmula sa Japanese word na tofu, na ang ibig sabihin ay soybean curd. Ito ay nag-originate sa China at ang tawag nila dito ay tofu. At ito ay inintroduce sa Japan during the Nara period. Sa Pilipinas, ang tawag natin dito ay tokwa. Mataas ito sa protina at nagtataglay din ito ng essential amino acids. Meron din itong fats, carbs, at iba't ibang klase ng vitamins and minerals. Tapos na tayo sa pagdudurog ng tokwa, kaya ilalagay na natin itong 1 1/4 cup ng all-purpose flour. At medyo ihahalo lang natin ito. At isunod nang ilagay ang 1 piraso ng itlog. At itutuloy lang ang paghalo. And then, isunod nating ilagay ang kalahati lang muna ng gatas. At syempre, hahaluin natin ito ng mabuti. At isunod na natin ilagay ang spring onion. Kung wala kayong spring onion ay okay lang. Pwede kayong gumamit ng kahit na anong gulay na gusto ninyong ilagay. Pwedeng malunggay o kaya karot. Ilagay na natin itong asin, paminta, at ang baking powder. At ihahalo natin itong mabuti hanggang sa ang lahat ng mga ingredients ay mag-combine. And then, ilagay na natin itong natirang kalahati ng gatas. At itutuloy lang natin ang paghahalo. Ngayon ay mag-grate na tayo ng cheese. Bale, 1 buong keso ang gagamitin natin para dito. At itutuloy lang natin ang paghahalo. By the way po, kung bago ka lang sa akin channel, ay huwag po sanang kalilimutan na pakiclick ang subscribe button at pakiclick nyo na rin po ang notification bell para updated ka sa pangasusunod ko pang i-upload na videos. Maraming salamat! By the way po, pwede tayo ditong gumamit ng kahit anong gatas. Pwedeng evaporated milk, fresh milk, o kaya naman yung powdered milk and then ititimpla na lang. Nasa description box po ang kompletong listahan ng ating mga ingredients. Ngayon ay ilalagay ko na itong mixture dito sa piping bag. Kung wala kayong piping bag, ay pwede naman kayo mag-improvise. Basta gagamit lang kayo ng plastic na hindi madaling masira or mabutas. Ayan, nagpainit na po ako ng mantika and then deep frying method ang gagamitin natin dito. So, kailangan nakasubmerge ang ating piniprito. Medium heat lang po and then hanggang sa mag-brown itong ating tokwa sticks.